Your team is banning. Oh, basta. Kaya na nila yan. Eto. Hoy, nagbabalik na nga po ang Just ML League 5 and draft na agad for the Game 2 dito sa series na ito. And kami pa rin makakasama nyo. It's your boy JB at... Ako si Ate Yong Chantel. Alright, so... going back dito sa draft ng game number 2 natin. Olympians, ha? Nakakuha sila ng win. They won against Brand Esports sa first game natin. Again, just a reminder guys, this is a best of 2 series. So, ito yung crucial. Crucial dito para sa mga group A. Kasi after nito, may kita na natin kung sino mag-a-advance para sa ating playoffs. Ayun na nga. Well, this is a very crucial match between these two teams. Kung sinong makakuha ng last points. Last point yung talaga yung... yun yung makakauna. So, dapat makakuha ng score yung kabila ng points itong Bren kung gugustuhin nilang umisa pang laban. Diba? Your team is picking. Ito na. Makita tayo ng hard pick ang nakuha dito ng na. Olympians para naman sa Bren Esports ang Clank na. At ang Chow. So, maaaring pwedeng si Kuya Ribo ang mag-chow or si Kuya Yelihiz. Pero, tingnan natin Kufra naman ang na-open dito para sa Olympians. So, kadalasan ng mga nababan ay na-open. So, bigay na nangyayari dito. Pagalingan na ang execution ng team fight. And team Olympians would secure a marksman agad for their lineup. Bakit nagapang yung likod? Oo nga eh, may multo yata dito, Chani. dito ba daw? May tropa ako dito eh. Oo nga eh, nakakit din biglang... Nalulukot bigla. Pero ayun na nga, game number 2 na po ito. So banning phase pa lang dito for these two teams. Kumbaga Olympians, they have to ban out one more hero bago sila mag-proceed sa mga picks. So is the Bren Esports. Pero, ayun. Dito for Olympians, kailangan nilang siguro mag-burst ng isa pang ano? Isa pang mage. Pwedeng si Kagura. Pwede. Pero... hindi ko alam kasi yung damage output dito ng Bren sobrang ganda with that Kimi pick. Kimi. Tsaka pwede sila makakontrol dito with the Cho, di ba? Inside the pick off na din. Pick off na hero dito si Cho. Yun nga eh. Well, game number 1 pa lang yun pero the ban here by Akai ban for Bren Esports. Pero yung Olympians naman nagban sila dito ng Esmeralda. Okay, which is good ban din naman dahil mahirap talagang tapatan yung Esmeralda eh. Parang dalawa yung kinakalaban. Minotaur. Eksa na bandas. Thank you para sa 200 stars dahil dyan meron kang thank you! alright. Pero ito na nga, Lolita. Sino ba si Lebron Tagalog? Yung kanina. Ay, kanina. Yung kahapon. Lebron Tagalog na talaga yung tawag sa kanya. Lebron. Lebron Tagalog. Sa Dota nga may Lebron Dota eh. Guess ko na. Kaya pala Lebron Tagalog. Kasi Pinoy. Lebron na hindi Tagalog. Oo. Maray mo, may iba pang Lebron dyan. Ayan. Pero Thamos tsaka Lolita pinik dito ng Olympians. Sino kaya isasagot dito ng Bren Esports? We'll have to take a look at that one. Pero, ayun. Uy, Lolita dito for Olympians. Good counter pick para dito sa Kimi. Kumbaga, nagbabatang siya sa sagot. Kagura. Kagura, ayan. So, Ribo will use the Kimi. The Kimi for this game. Yelihiz on the crack. And Coco, offlaner. So, ang makikita natin dito. Pagka si Ribo kasi or si Yelihiz yung gagamit doon, ibig sabihin, tank type Cho. So, since si Kuya Coco ang gagamit, ibig sabihin, damage type na Cho ang makikita natin dito. Pero, nag-swap sila. Si Coco yung ano, yung Cho nga. Hindi. Si Ribo tsaka si Yuji. Oh, yeah. Yuji will use the ano, will Kimi. The Kimi. Pero ito, para sa lineup ng Olympians, ang kinuha nila is the Thamos, Lolita, Kufra, Harit, at ang Carry. Philippines number 5. Para naman sa side ng Bren, eto na nga, Minotaur, Grok, Kimi, Kagura and Cho para sa kanilang lineup. Pero ayun nga, gaya ng sabi natin, si Ribo kasi mas kilala siya using the MM, being the marksman. Welcome of the Bren Esports. Pero nag-swap-swap din naman sila. Pero mas ano lang talaga siya, mas known siya using the marksman. Diba? Pero dito for Bren Esports, kasi all din si Yuji kilala siya sa kanyang Kagura, kaya nagulat ako na si Kuya Ribo ang gagamit. Pero for Kuya Ribo naman kasi, he is an all-around player. So, lahat ng role kaya niyang gawin.
kasi ano lang doon, gets, kilala ko naman si LeBron. Hindi ko lang alam na siya yung LeBron Tagalog, Tagalog na sinasabi nyo. Kasi pwede naman LeBron lang. Pag sinabi yung LeBron, gets ko agad na yung sa Mobile Legends. Kasi Mobile Legends yung larong sinistream natin. Ah, okay. Well, nag-PML na nga lang si LeBron, hindi nakapasok sa playoffs eh. Pero ito na nga, kukuha na nga sila dito ng buff. Uy, magandang buff still. Counter Jungle ang ginawa dito ng Bren Esports. Pero mirror rotation lang din dito for Olympians. Pero hindi na natin patating na. Uy, ang bagay na nakuha ko yung shield dito sa kumparatan. Possible, hindi na natin pay against 3 players na mabipilit na dito move out. Kasi kanat ka na natin yung grabe. Nasugdo pa nga dito. Pero first blood goes to the side of Bren Esports as it take down ito nga si Kufla. Susunod pa nga itong si Minotaur. 1-for-1 trade na nangyari. Double kill for Grok dahil sumunod din itong si Tams. 2-1 ang ating score. 1 minute pa lang, di ba? So, makagambakbakan agad. Yan yung problema or risk sa pagka-counter invade. Pero post sa sabi ni Kuya Gico ng Olympians. Ayun, so habang nakapost dito, i-comment dyan mga sir kung kanino ba talaga kayo pumapanag this game, Olympians ba or sa Bren Esports. Now don't forget guys, meron tayong giveaway after this game. Ayun, share nyo na ang stream natin sa inyong mga timeline in public. Ayun na nga. Let's see. At exclamation notify. Ayun, sorry kay Dan Gabriel, Sarah Joseph. Kakapapit niya lang daw kay Yuji kanina. Ayun, sorry kay Rachel M. Romero. And thank you sa stars. Well, okay lang yan. Shoutout din kay Jovan Devendries. Yan. Either lang malakas sa Gio Marquez at Serrano. Ayun. May nakita ko 2K daw siya sa Bren eh. Ayan. Kanina 5K. Kanina 5K, ngayon 2K. Okay na lang. Pero tingnan natin. We'll see kung ano mangyayari, Olympians. Ba, matutu-zero ba ang Bren or will Bren redeem themselves dito sa game 2? Diba? Nako. Gina daw ba? Gina daw. Doon natin ng lumps. Okay, so... 2, 1, 5, 4. Daming countdown po. Nakibilang pa eh. Epic feel. Pero dito, Kuya... Chico natin at Mighty Pula stealing this buff. Ah, na nakuha ng Lolita dito. So good invade ng buff dito for Olympians. Want to ating score. Pero lamang dito yung ano ah, yung Bren Esports pagdating sa gold. Oo. Well, ayun nga yung kagandahan dito ngayon sa Bren Esports. Yung full on rotation nila, hindi nila hinahayaan na kapabayaan, diba? Yun naman yung kinagandahan pa sa early part of the game. Okay lang mamatay na mamatay as long as hindi magpapa iwan pagdating sa jungle. Pero truly, first title of the game, eh, pwede nang kuhanin. Kuya Tamos dito, tignan natin kung nga makukuha ba. Oops! Goal, pwede gulat! By judgment, plus a wild charge coming from Kuya Nyalihis. Yun. Away of the dagon plus the wild charge. Ayan. Sinipan, ha? Dinunggul pa, di ba? Hindi ko na lang parang talaga alam. Para wrestling yun, oh. Paano? Inulit na naman, pero 2 minutes pa lang ang laro. Mainit agad ang pinapakita dito ng Bren Esports. We'll see kung masusustain nila to up until later. Diba? Yun yung maganda dito ngayon. Well, Olympians ba? Ay, babawi. Ayun, medyo dan tayo magkakaalaman. So, still diba? Try to get a level 4 dito si Cooper. Si Cooper, tama kasi si Cooper ay level 4 na sa kanya Minotaur. Pero tingnan natin dito, Olympians ang unang susubok na kumuha ng ating turtle. Pero tingnan natin kung will try to contest this one. Flicker na humiga dito with a design guys. No, will have plus ngalan dito. Pero retribution coming from Kuya Rivo para kumuha ang turtle dito. Pero pihihit lang din sa Zama Force dito. Grabe naman. Pero pinapapagod na sa Gopro sa double kill at execute kinuot ng Lizard dito. Gano'n no? Parang kinurot ng 7 Lions. Kung may kinagat ng 7 Lions, pero kinurot ng 7 Lions. Ano lang, katitingnan lang kasi yung buhay niya, di ba? Pero yun nga, dalawa pa tayo sa side dito ng Olympians. Pero yung Bren Esports ha, yung ginagawa nila dito, objectives plus skill. So, nagbe-benefit talaga yung team nila. Pero dito for Olympians, good Dominant Blast actually para kaya Kuya Gico sakto-sakto yung kaso yun nga lang, na-zone out agad dito ng Bren Esports. Specifically, that show yung Harit, kaya hindi na nakapag-first damage. Tori dito, nakasira ang Bren Esports sa bottom lane. Plus, kinukuha nilang kuhanin dito ang buff ng Olympians.
Ay! Lumagpas! Medyo lumagpas si Shin natin doon. Wait lang, hindi nakapagpara na maayos. Minotaur. Oh, sorry. Ay, para po, lagpas na ako. Lagpas na. Ayos. Sorry, para po, lagpas na ako. Ganon. Yeah. Uy, sarap sa kapatid ni Kuya Hayes. Shoutout. Si J-Rex Bataanon. Shoutout po sa inyo sa mga nanonood dyan. Ako mga sir, i-share nyo na stream natin. At exclamation point, notify. Diba? Well, we'll see. 5-2 pa lang ang score eh. Pero, yung kalamangan dito ng Bren Esports in terms of group, medyo may kalakihan na. Oo. Okay. Tapos, yung mga first year terifika ng Olympians, mga konting pitik na lang. Konting pitik na lang ng kulangot eh. Totoo. Yun ang papabasag na din kasi. Kulangot yung sagasagot ni Kuya Yuji. Green pa naman. Di ba? Ayan, ako yung mga kulakot gaming. Ayun, na nga, nakabasag na nga ng tower dito. Itong sa siya. Top lane. Oh, item check tayo, isang mabilis. Para sa si Q dito, ako, Blade of Despair ang kanyang unang bubuin together with the Kiwi para sa side ng Bren Esports para naman dito sa Harit. Dadalawang isip pa kung concentrated energy or calamity reaper ang kanyang unang bubuin. Ayun. Parehas kasing magbe-benefit siya dun sa item na yun eh. Pick your poison kung ano gusto mong magahin. Depende. Situation dahil kumbaga change ng item kung lagi ng una kasi nga nang ating change si Kuya Pin na kasi sa mga nagtori. Kuya Shin, pula taon si Paul, tignan natin kung anong mangyayari. Oops! Wait lang. Okay, may kagalapan ng dabog sa apat. Makakaalis pa ba? Wait lang, Minotaur will be able to fall back. Eto na nga si Kagura, mapapaday din. Kapag hindi ka lang mapamay, Minotaur. Na change bigla. Manong figure out para kay Jacob Retive in the head. Para kay Kuya Coco, medyo nagkamali. Na Kuya of the Dragon of Creed. Kuya Bats, dati. Napatay na lang din dito itong si Grock. Walang makunat sa marami, ika nga. Well, ayun talaga, mapapamay o may na lang dito yung Bren Esports. Kasi sila yung nag-initiate, pero sila yung nabigyan ng Olympians, di ba? The counter-initiation of Olympians is so good. Kumbaga, sila yung nakapag-zone out dito sa Bren Esports, di ba? Mm-hmm. Well, ano dito, tsaka... Yung sa... Ako. Uy, delikado! Delikado! Nakatakas pa rin. Alam din nila na delikado. Good thing for, for Mighty Pula, hindi siya nag-asim. Sarado. Hindi siya nag-asim. Hindi nag-asim. Sabi niya, pagbukas na lang daw. Kaka siya mag-Mighty Pula. Alas 4 daw. Pero kasi, 6 minutes na eh. Ayan. Nako. Ay, shoutout kayo, Paul Lee. Nag-send din stars para dito. Kuy Pay with that, Anina Shitbuster. Grabe, bakbaka natin dito. Kung makikita nyo, grabe na yung nangyayari. Pero turtle pala, wala pang lord na pwede pagkaagawin dito. Oh. Pero for Kuya Yuji dito, sinisimula na ang pagkuha ng turtle. Oo, pero 6-4 na yung score natin dito. Yung objectives naman dito ng Bren, tuloy-tuloy. Kahit na yung scores nila sa kills, umaangat. Umaangat din yung objectives nila, diba? Kaso dito, nagkakaroon ng space yung Olympians naman na makapag-push pa din ang sirain to. Pero ito na, ang backup ng Bren Esports. Free hit lang din, Minong Sirian, kaso walang tatamaan. Medyo out of position dito yung... parang tinower lock. Hero lock na, pero luminous blast catches na Lolita. Pero walang damage dito coming from the Olympians. Ito na, kung i-advance pa. Tira natin, hindi. Patating na rin si Thomas and Evie the Joker. Dahil kaya dyan rin, para kay Rimo. Sabag Force, ay, inapahan kasi nga lang medyo nagkamali ng dive in. Kahit binaba yung cross, hindi ka makakapalag dyan, pero ito ka lang. Teka lang. Nasa likod din yung police na Cho. Tinan natin yung Cho. Yun na. Mighty pula. Sarado. Sarado. Pero nakaalis. Nakaalis dito itong si Lolita. Well, mahirap eh. Ang hirap talaga ng initiation nila. But 2-for-1 trade lang yung nangyari dito. Lamang pa rin yung Bren Esports kahit naman papano. Wait lang, may mabibigyan ba dito sa Getty? Boom! Yung tower. Dinediretso lang ni Kimmy. Wapa kills! Ayun na nga. Nga sira ang midlane turret. Nag-i-kill dito yung Olympians to kill the Cho. Cho talaga. Kumbaga, ako naiinis na kami sa UE. Pero nakapush dito yung Bren Esports. Which is maganda. For their side. Diba? So, malaking bagay yun. Yeah. Second tier turret sa middle lane. Talaga nga, luxurious space for them to invade all the jungle dito. Pero Retribution, Bounce, secure ang kanyang buff. Bouncing ball for Kuya Yelly Hayes. Ang mabout lang din, Berserker's Fury naman para dito kay Kimi. So, pwede niya nang sirain dito yung top lane. Bilang hindi agad siya maaabutan, pero tignan natin, nasa discarte ng Lolita. Ano nga pwede mangyari? Wala, yung mahirap.
hindi. Nakatakas din. Oo, suminga. Suminga si Kimi, kaya nakalis. Salit pala kay Burn Magno, pati kay Kuya Dogs. Ayan, shoutout sa Burn. Ay, Kuya Dogs, kay Kuya Billy, Kuya Zap na natin. Ayan, si Kuya Billy, Kuya Zap. Shoutouts po. Pero ayun, 9-5 ang ating score as of this moment. It's already 9 minutes into this game. Salamat gaming talaga mga sirs. Ayan. I-share nyo na yung stream natin, di ba? Wala akong gaming, no? Ganun lang si Kirish. Pinagpagkatoon ang wala akong na. Pero dahil hindi ka medyo lang magpasok lang sa Wendy, natin na natin. Ito na ang backup ng Freddy Esports. Sino pa mga katakas ng dito ng Olympics? Nagkakakitaan sa mata. Tinginan lang. Wala magpalagan. Amba, amba. Lang. Pero kasi nakakuha na ng Lord dito yung Brani Esports eh. Kumbaga si Kimi, nagla-lord siya habang ginugulo ng mga kakampi niya yung Olympian. So hindi sila nakapag-contest. Kaya free Lord yun nakuha dito ng Brani. Kahit level 1 pa lang to, mahirap ito. Grabe mga zone talaga si Kuya Hayes dito. Pero ito na a level 1 or pali-anin ang 4 clash dito ng Olympians. Oops. Hindi din nata-dive in dito ng ano, ng... Nang Olympians din nung Kufra. Naka-ready siya sana mag-dive in pero delikado kasi okay. And necklace of Durance para dito sa Kagura. Item check nga tayo kay Kuya Hayes tsaka dun sa carry. For the carry, endless battle and the golden staff. Para naman dito sa Grock, meron ng Dominance Ice plus the Athena Shield. Mm-hmm. So may cooldown reduction din kasi ang ano, ang Grock. Kasi nga na nanguli, mighty pula. Ang sarado. Sabi Kuya Coco talaga, fight na ating score. Inhibitor 13 sa mid lane. Eh, tinitira na ng Brian Esports na zone out. Para kay Kuya Payne at kay Yelly Ace. Nako po. Oo, oh, yung Brian Esports dito, kampante sila. Tinatower dive na nila kasi alam nila mababasag to na itong si Kimi. Pero wait lang, ito na nga, mabibigyan natin dito si Tamus. Magwawala. Oh, ito si Minotaur, mauhuli yung apat pero na-cancel po. Oh, and the turret will be destroyed. Oh, grabe naman. Nako, Kimi na, mo patay. Apat, labas apat. Kasi yung ganun low life dito, Olympians, may ipilitan. Flag back out si Kuya Yelly Haze natin. Pero grabe yung damage na pinapakita. Tower lock na nga actually. Wait Kuya Coco, kaso na-stand dito ng Lolita. Back out muna. Pero Kuya Faith, brute force plate dito para sa Minotaur. Oh, Speed! Isa pa dash! Sana, Trono dash! Sayang! Kumbaga, napakakapal nung damage na natanggap dito nitong si Minotaur. Pero ayun nga, nakapag-back naman sila dito. Uy, shoutout sa 5.7k viewers natin. Wow, so shoutout sa inyo lahat. 5.8k, oh, share lang ng share. Oo, diba? Parang tuloy-tuloy lang tayo dito at dumami pa yung makakakulitan natin this evening para dito sa Just ML League 5. So, laban na nakikita nyo ngayon is game number 2 ng Olympians versus the Brand Esports. Lamang ang Olympians since sila ang nanalo ng ating game 1. 100 seconds, guys, bago mabuhay a level 2 Lord plus Antikiras para kay Kuya Coco sa kanyang choke. Ito na. So, more on defensive items na rin ang kanyang bubuin. Pero dito for a mighty pula or the carry ang next niya bubuin is the Bloodlust Axe. Parang na dito sa Harit, meron na siyang Calamity Reaper plus the Concentrated Energy. Oh. Ang next niyang bubuin is the Berserker's Fury. Kung kanina makapal na yung binabating yung damage dun sa Minotaur, ngayon mas kakapal yung damage pag nagkaroon na ng critical ang kanyang normal hit after the Chrono Dash. Nako, yun yung mahirap. Yun. Naka-blade armor na din si Lolita, so good counter pick na yun para dun sa ano. Good counter item na para dun sa Kimi, dun sa Kulangot Gaming natin. Kulangot Gaming talaga. Kasi once na tumama lahat yung Kulangot, babalik yun eh. Malagkit yun, pero babounce. Matigas eh, binilog-bilog eh. babalik, di ba? Babalik yun. Pero ayun na. Grabe naman talaga yung lalim na hugot ng pang-Kulangot nun kung talaga napakatigas at napakasakit. Ayun na nga. May tanke sa likod ng Kulangot eh. Ganun o. Nakaipan yung Kulangot na para mag-start yung game. Hindi ko na. Pero! Nagtago na huli ko nung Kuya Chester. Minus pa nagad dito para sa lineup ng Olympians. Nako. Mahirap mag-def ng ganito ah. Apat lang kayo at wala ng tower. Si Tamos pa naman din yung magandang pangulit if ever kasi dumidikit talaga na dumidikit. Kasi nga lang 3-1 ni Nova Siri plus a wild charge coming from Kuya Yelly Hayes, Rebo, running out of life, pero out lang din. Pero nakasira na to rin yung blast. Oops! Tinamaan! Kabura! Napayungan, pero hindi na turn around kill pa. Para sa side ng Brand Esports, pwede ang tawag lang tatlo. Laban sa lip up. Wait lang. Kumapalag. Kumapalag pa yung Olympians. Pero teka lang. Oh no, triple kill for that Kulangot Gaming. Uy! Papasok! Bat Maniac! Para kay Kimi. Wipeout. Eto na. Teka lang. I think it's going to be the game. Papasok, magwawala sa may Gedli! Hindi. But,
The GG push, it is there. GG push, 6.1. Grabe naman yun, di ba? Umabot pa. Masarap sa inyo lahat. 6K, congratulations sa Bren Esports. 1-1 ang ating score. Ayan, so... Ang ganda, ganda ng ginawa ni Kofra doon. Na-defend nila kahit naman papano dito, yung kabilang team. But, that's going to be the game. Tapos na ang ating series. 1-1 ang score ng dalawang to. But, syempre, kada tapos ng series, Matic! Giveaway! Ayan. Ayan. Mapalagpa 8K ko sabi ni Tropa. Ay, sarat pala kay Kuya Marvin San Pedro ng Rogue Gaming. Makikita natin sila next game against Aether Atlas naman. So, madami nakaabang madami nakaabang ngayon pa lang para sa bagong lineup ng Aether Atlas. Ayun, shoutouts po sa inyong lahat yung mga nanonood dyan. Well, eto na mga papi, papakita natin na umaganda ng loop pa lang. Comments, natodo yung comments natin. 4K and still running 4,500 pa nga. Grabe naman yun. Unique comments yan, ha? Sayang ng Savage. Galit na galit yung viewers natin, hindi na nagpa-Savage. Oo. Sayang kasi, di ba? Maniac na yun. Ayun, talagang highlight gaming ang makikita natin. Ang damot na yun, hindi pa nagpa-Savage. Uy, sorry kay Boxy Boy. Ayun, shoutouts po sa inyo lahat. And thank you for sending viewers. Ayan, thank you. Salit ulit kay AE Baby, ito na. Sino kaya mananalo? Kailangan share kayo, guys. Regardless kung 1 minute yan or hindi, as long as share kayo, valid ang inyong pagkapanalo. Yappy, so let's check that out. Kung share ba si Tropa? Salit kay Mark Ambagan, hello. Hello. Shoutouts po. Dun. Ayan. Salit kay Jericho Ahero. Oops, hindi siya share. Sayang. Congratulations na lang. Ayan. Idol Coco. Ayan. Para lang yan yung sinasuyo mo. Akala mo sa'yo na hindi pa pala. Oopsie! Ayun na nga. Ayan, which is sayang. I feel sorry. Guys, sa mga mananalo, all you have to do to claim your prize is to message the page na nanalo kayo. Oo. Giyang na giyang, oh. Giyang na giyang. Ayun! Sakto! Thank you sa pag-share and congratulations. Yan, congratulations. And syempre, magbabalik po ang Just ML League 5 para sa isa na namang series na magsasalpukan dito. Naman guys, Rogue Gaming versus Aether Atlas. Pero ayun. Sa first series natin, MLOCO versus Papa Bear Esports, 1-1 na ating naging score para naman sa Bren Esports at Olympians. 1-1 din ang ating score. So, abangan nyo yung next game natin. Magandang laban ulit yan. May kita natin kung sino ang bagong lineup ng Aether Atlas. And again, kami ay naging shoutcasters nyo para sa laban na yon. Ako si ate yung Chantel. And it's your boy JB. Thank you all for watching. This is the Adjust ML League 5 and we'll be right back. Ask his penalty zone ultimate skill on the 5 and 4.